Ano-ano nga ba ang mga natutunan ko nung nag-gravel race ako sa Nueva Ecija, 220 kilometers? Ito ang mga natutunan ko sa gravel race or mga naging karanasan ko. So, syempre, unang-una dyan, yung sa katawan natin, yung kailangan natin mag-eyewear. Katulad ng akin, naka-eyewear ako, pero nung maputik na siya, baga, hindi na ako naging, tinatamad na ako maglinis, tinanggal ko siya, so, which is delikado kasi mga dinadaanan natin, mabato, mabuhangin, tapos maputik. Kaya yun, pwedeng tamaan yung mata natin o para mapuwing. So, kailangan natin ng eyewear o sunglass o shades, kung ano man. Tapos, yung power gels. Kailangan natin ng power gels sa katawan natin para essential yung mga kailangan natin hang ilang oras tayong magbabike o magpipedal para mapanatili natin yung lakas natin all throughout the race. Power gels kailangan natin. Tapos, syempre, pag gels, kailangan natin daanin natin sa tamang pagkain. Kailangan natin para hindi na natin hihintayin magutom pa. Ganun ang tamang paraan. Kailangan kung every 30 minutes or 1 hour, mga ganong paraan. Kasi ako noon, every 10 minutes nung first 20 to 60 kilometers, every 10 minutes ako halos sumusubo or tumitipak ng pagkain. Yun yung mga diskarte ko. Tapos, isa pa, ito, importante ito, para iwas disgrasya ka, dapat maging aware ka kung gaano kalayo yung bike mo between sa kalaban mo or sa kasama mo sa rides o sa karera. Mga kadalasan, ang ginawa ko noon is mga isa't kalahating bike na pagitan para na-aware ko o nakikita natin yung around nasa harap yung distansya. Nakikita natin yung mga kilos, mga galaw ng mga riders. Yun yung mga ginagawa ko. Kapag nasa lalong-lalo na yung rough road talaga, yung mga maputik, mabuhangin, yun ang mga distance ko, 1.5 bike. Yun ang ko. Tapos, yung using strength wisely. Saan, paano, kailan mo gagamitin yung lakas mo para matapos mo ng maayos or makapwesto ka ng maganda sa karera. Siyempre, kailangan nagtipid ka. Siyempre, kung halimbawa, nasa magandang pwesto ka na, nasa kalagitnaan ng karera, kailangan yung strength mo nagagawa mo na ng tama or nai-apply mo sa karera ng tama. Kung kailan ka atake, dapat siyempre kailangan mo din tumulong pero hindi ganun kaano. So, yun yung mga isa pa. Tapos, yung ito, pinaka-importante, ilang buwan ka dapat mag-insayo bago sa mga ganung kahabang karera. 220 kilometers. Ang ginawa ko noon, ako at least naka 3 months ako. 3 months akong nag-insayo papataas. Yun mga ginawa ko. Siyempre, sama na dyan yung mga long rides, interval, core strength. Tapos, siyempre, kailangan din natin ng malulupit na mga pagkain. So, ayun, yung mga nagawa nating yung mga napag-aralan or mga natutunan ko sa gravel race na yon. Isa na dyan yung kailangan natin sa eyewear, sa power gels, kung kailan kakain, yung pagitan mo sa kasama mo or sa competitors mo, tapos kung kailan mo gagamitin yung lakas mo, tapos kung ilang buwan ka dapat mag-isayo sa mga ganong kahaba na race. At meron pang isa, pinaka-importante din, kailangan mo talagang magdala ng chain lube o
oil o yun na nga, chain lube. Kasi hindi natin talaga maiwasan maputik, mabuhangin, malupa at kung ano-ano pa na pwedeng mag-stack up dun sa gear natin. Chain lube. So, ayun, yung mga lesson learned natin sa gravel race na sinalihan ko. So, hanggang dito na lang tayo ulit. Kung nagustuhan mo, syempre, like. Para makita rin ng mga kaibigan mo, mga tropa natin, pakishare. Tapos, syempre, maraming salamat. Kita-kita tayo ulit susunod.